natin siya, guys, no, yung nangangarap siya. Diba? Natitig lang siya sa mga pangarap niya. Pero pabis na to kasi nag-light na gano'n na yung panya, skin niya. Tapos na yung pagiging malabnaw niya. Papalit na lang, antayin natin. Yan lang gam nila, sa labas yan. Yan sa lupa. Kasi sabi ko magbibihis na siya. So yan na guys. Sisimula na siya magbibihis. Tanggalin agad natin mamaya yung pinagbihisan niya kasi there's possibility na nalanggamin yan yung pinagbihisan niya. Kasi ganun kalimitan na nilalanggam yung mga pinagbibihisan, yung mga bagong pinagbihisan na mga snake natin. So bali nandito siya sa enclosure na to kasi ito yung quarantine, kina-quarantine natin sila. Ito yung mga bagong dating at alam naman natin, no, kapag bagong dating kailangan talaga natin i-quarantine yung ating mga reptile, no? Especially itong mga snake kasi kalimitan meron itong tinatawag na hindi natin alam, meron siyang mga mites, meron siyang RI or respiratory infection possible, hindi natin alam kasi yung mga yun is nakakahawa talaga siya, no, sa ibang reptile natin. And so nagiging maingat lang talaga tayo. Syempre iniiwasan natin yung namangyari yung mga ganung bagay. Si once na meron yung isa, sigurado yan tuloy-tuloy meron lahat. May posibilidad doon na mahawa yung karamihan sa mga reptile natin. So before, hindi ako nagko-quarantine diretso, nilagay ko yung bagong reptile doon sa snake room natin. Isa yung nangyari, nagkaroon ng mga mites sa lahat ng mga ball python natin, guys. Yun, so ayaw ko na maulit yung kasi ang hirap tanggalin ng mga mites. Ito, may nakita, nung dumating ito, may nakita akong mangilan-ngilan na mga mites. Pero binabad ko na to is nawala na yung mites, no, na nakasaan nyo. So, kapag may mites na ganun, guys, ibabad lang ninyo siya na at least 30 minutes to 1 hour para malunod yung mga mites, no. Huwag nyo pipisakin yung mga mites, no. Kasi napansin ko, nung binipisak ko yung mga mites, so, para silang lalong dumadami. And nangingitlog sila usually sa mga mata ng ating mga snake. Babad lang ninyo siya. Mamamatay naman yung mga kwan. Hindi na kailangan nun na maglagay ng kung anong chemical sa water na kung saan natin ibababad. Basta
medyo mainit lang o warm bath yung gagawin natin sa mga reptile natin, sa mga snake. Ibibisa siya. Labnaw ng kulay niya guys, no? Si nung dumating ito medyo hindi ko din trip yung skin niya, siguro nababad ito sa niwi ganun, pero so ganun talaga, no? Sa abi lalo kung marami tayo mga lalo maraming snake in yan, hindi ganun natututupan. Kaya sabi ko kinakailangan talaga na i-quarantine natin yun ating mga alaga, no, na bagong dating. No, huwag niyong pagsasamahin. Isa sa mga natutunan ko sa pag-alaga ng ball python, no, ng mga snake, is huwag ninyo silang pagsasamahin sa isang lalagyan, which is dati kong ginagawa. No. Doon nagkakaroon ng hawaan. No. So, kung lilinisin niyo yung enclosure, nalisin niyo muna sila. Linisin nyo yung caution lang. So, yun lang. Huwag nyo pagsasama-samahin yung mga reptile, yung mga snake ninyo. No? Kasi, hindi na niya alam. No? Mas maganda talaga no, kinakailangan iwasan natin kaysa gamutin natin yung nandyan na. Yung problema. Under quarantine din itong isang to, ito yung male, at ito ay female. At meron tayong isang normal het albino, no, na naka-quarantine din dito. So, hindi natin sila sinasama sa mga ibang alaga natin, na mga snake. So, kasi, gaya ng sinabi ko, kinakailangan talaga natin iwasan yung posibilidad. No? Posibilidad na pwede na merong RI or meron silang mga kuto na pwede makahawa. No, kasi yung reticulated python ko, nakitaan ko ng mites sa side ng mukha niya. Yan. So, maganda din, naintayin ko rin na muna mag-shed siya. So, binababad natin din yung mga reptile natin, yung mga snake natin para matanggal yung mga yan. Yun yung pinaka best way guys, no, na matanggal yung mga mites, yung pagbabad ng matagal. So minsan nilalagyan ko ng electrolytes yung pinagbababaran nila para maganda yung pag-shed nila, no, ano yung skin nila, yung mas healthy at mamatay yung mga parasites. Grabe, ang ganda ng kulay niyo. Oh, di ba? Puting-puti. Kasi nung dumating ito, eh, medyo malabnaw talaga. Kahit hindi pa siya pabis nun, talaga malabnaw. Kung bibili kayo ng snake, ng ball python, ay nire-recommend ko, no? Highly recommended ko sa inyo ay ang BCC. Kay Boss Mac at kay Exotic Empire. Kung legal keeping ang gusto ninyo, yun talaga the best para sa akin, no? Lahat naman the best, no? Ng lahat ng seller ng reptile is the best, pero depende lang talaga sa mga makakasanayan ninyo yan. Lalo kung bibigyan ka ng magandang discount, no, di ba? So, ang ginagawa lang din natin is na bebenta tayo ng mga reptile o kung ano-ano mga bagay. No, nagre-resell tayo tapos yan, binibili natin ng bagong reptile. Yung mga kinikita din natin kasi someday, yung mangyari din dito is kapag nag-breed tayo, syempre makakabawi tayo.
ang ilalakad din natin yung tinatawag na wildlife farm permit na yan, WFP. Kasi tayo pala ay CWR pa lang po tayo, guys. Yan. Ganda oh. Diba? Napakaangas niya. Yan, so may nag-aabang ng langgam. Pero sa facility natin, no, walang langgam, guys. Hindi sila nilalanggam yung mga snake natin doon. Kasi meron tayong nilalagay, no, sa mga lalagyan nila. Hello, teeny weeny, teeny weeny, teeny weeny. Hanggat maaari, no, nag-breed tayo ng mga hamster natin, mga feeders natin, para yung mga feeders natin, mga ipapakain natin sa nila is healthy. Alam natin na healthy talaga. Huwag na huwag kayo magpapakain ng dagang bahay, guys. No? Hindi siya advisable kasi maraming parasites na dala yung mga dagang bahay. At na-try ko na rin noon, no, nung baguhan ako sa exotic. Pinakain ko yung isa kong Burmese Python na no paper noon kasi hindi pa tayo naka-register, guys. Pinakain ko ng dagang bahay. Tapos yung tae nila, guys, is yung tae niya is may uod. Yan. May uod ang tae nung ating snake noon. So, yan. So, experience lang, guys, no, huwag na kayong magpapakain, huwag yung itry na magpakain ng mga dagang bahay. So inaamin ko, no, na mahirap naman maging fake tayo, maging plastic tayo, at huwag din kayong magpapakain, no, sa mga ball python natin. Huwag nyo papakainin ng mga sisiyog yan, hindi sila healthy. Although pwede silang maging part ng diet, pero wala silang benefit na makukuha sa sisiyo. Unlike sa mga rodent, no, maganda talaga, pinaka-advise, pinaka-recommended ko sa inyo yung mga rodent, mga daga, na yung sarili natin, mga alaga na daga o mga nabibili natin sa mga trusted natin na mga seller ng feeders natin. Kasi sa akin, no, hindi ako pagbibili ako ng feeders sa kung kinukulang tayo, guys, bibili tayo ng feeders. Yung trusted ko lang, yung mga dati ko nang pinagkukunan. So hindi ako kumukuha sa mga parang bago lang sa akin. Yung kumukuha talaga sa mga trusted na matagal na nang nagsusupply sa akin ng feeders. Kasi malaga yun, guys, mas maganda yung ganun. Kasi alam na natin, kasi nga, subok na natin. Oops. So dahil subok na natin, no, eh, alam natin, no, na safe yung mga features na naipapakain natin. So yung pinakain na nito, yung ganitong size, ay pinapakain na natin ng hamster yan, guys. Na para mas lalo female ito, para maabot niya yung mga yung weight o, no, yung kilo, no, na kailangan niya pagdating ng time na maging breeder siya. Pero pagdating naman sa male, hindi tayo nagpa-power feed o hindi natin ganun sa pagpapakain ng male, kasi hindi naman kailangan, no, na bilisan natin yung pagpapalaki ng mga male natin, yun, kasi mabilis na maging adult ang male unlike sa female. Yeah. Ito milte. Ito yung magiging fear niya talaga. Ang angas niya. Yan. So yung mga alaga natin, guys, no, with legal paper yan. Lagi tayo meron mga with legal paper. So yan lang muna, guys, no. Abangan natin, no. Mamaya nakapagbihis na 'to, babalikan na lang natin siya, guys.
So, yun lang guys, no? Balikan na lang natin siya. Mamaya. Kaya muna natin siya na mag-bihis yan. Ganda. So yan guys, no? Binalikan na natin yung ating nagbibihis kanina na ball python. So ito na siya ngayon. Diba? Sisimulan na, no? Nalanggamin yan. Yan. So ito yung nagbihisan ng ating ball python. So ito na siya ngayon. Sobrang labnaw niya. Linis. May dugo-dugo pa. So, sa pagbibihis niyan. Sabi, ang ganda. Ito. Kasi yan, nakapagbihis na siya. So, yun lang guys, no? Yan. So, yun lang yung quick update natin dito sa ating ball python, no? Ayan. Ayan. So, kung nagustuhan nyo yung video natin, ay huwag ninyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung baguhan kayo sa aking channel, please hit ninyo yung like, i-share ninyo yung ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At kalimbangin na rin ninyo ang notification bell para maging updated kayo sa mga bago pa natin na mga susunod na mga videos natin at update natin sa ating mga reptile. Ayan. So, yun lang guys. Yan. Bye-bye!